Europe, mga sangkay, isusunod na nga ba ng Hamas? So bago tayo mag-umpisa mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to mga sangkay, check nyo na lamang may makikita po kayo dyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo po ngayon limutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito, very alarming to, guys. Ito po ay matinding warning mula po sa Prime Minister ng Israel. Ang Europe daw po ay isusunod nitong Hamas. Kung ang Middle East mahuhulog sa kamay ng Hamas. At alam po natin kung sino ang mastermind, ang nasa likod ng Hamas ay ang Iran. Ang dating Persia na nais muling maghari sa buong Middle East. Ito, panoorin po natin. It's not a local battle. This is a global battle. So ayan, pinapakita po sa video ang actual na nagaganap mismo mga sangkay dyan sa Middle East kung paano po pinapasok ng Israel ang Gaza ngayon. Na andun yung kuta ng mga nitong Hamas. So sa isang speech ni Israeli Prime Minister Benjamin, falls to the axis of terror. Ayan. Europe will be next. Kapag ang Middle East daw po mahulog sa kamay nitong terror organization, ang Europe na ang isusunod. Hindi po malabo yan, mga sangkay. Remember, nung nangyari po yung 9/11, mga bata pa tayo nun, mga batang 90s, mga sangkay, sobrang babata pa po natin nun. Yung 9/11, yung Twin Tower po doon sa Amerika, alam nyo, mga sangkay, kung sino ang nagpapagsak nun, di ba? So, hindi po malabo yan. Grabe no, napasok na talaga nila yung mga lungga. This is a global battle, ayon po kay Prime Minister. This is not a local battle. This is a global battle. Grabe itong mga nakikita nating video. Sabi po dito, he told 80 foreign ambassadors that his country was engaged in a global battle against sa Hamas, mga sangkay, na pinangungunahan nitong Iran. Which is totoo naman, mga sangkay. Ito po talaga yung realidad na nagaganap ngayon. Iran po mismo ang nasa likod sa digmaan na ito. Ayon po dito mga sangkay, ang Prime Minister ng Israel nag-warning na kapag ang Middle East nahulog sa kamay ng Hamas, ang Europa ang susunod. Led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail any progress towards peace and the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors. If they go strong, if they're not defeated, they will derail this process. They will imperil the entire Middle East. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next and no one will be safe. This is not a local battle. This is a global battle. The paramount need is to defeat this axis. That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza.
There is no substitute for victory. Mm-hmm. We will defeat Hamas. We will dismantle Hamas. So no choice po talaga mga sangkay. Yan po yung gagawin nila. Kailangan po mabura ang Hamas sa mundo. Kasi hindi po talaga mangyari. Kahit po yung Pilipinas, alam naman po natin. Ano ba ang kakampi ng Pilipinas? Western countries, di ba? Hindi po tayo kaalyado ng China. Ano ba ang mas malapit sa atin? Amerika na pinanggigigilan po ng Iran. So ang nasa likod po ng digmaan na yan ay Iran. Ang plano po nila kasi dyan, mga sangkay, magtayo ng Islamic State. Yan po yung nasa utak ng Iran. At sa pagkakataong yan, luluhod na po yung buong Middle East sa Iran. That's why, mga sangkay, yung Saudi Arabia, binabanatan po ang ginagawa po ng Iran, mga sangkay. Kasi funded po nila yan eh. Grabe po ang ginawa nila dyan, mga sangkay. Sila po ang nagpondo para po itong mga itong puwersa ng Hamas. Mapasok po talaga nila ang Israel. Kaya wala po silang ibang pamamaraan dito yung Israel kundi durugin, pasukin na po mismo. Itong mga nakikita niyo mga sangkaya casualties, yan po ay ginagawa pong shield o panungga ng Hamas. Kung matino silang tao, bakit po sila magkakampo sa ilalim ng lupa na kung saan kinatatayuan ng napakaraming building, mga businesses, hospitals, marami pa pong iba mga sangkay. Na alam nila na kapag ka nagkaroon ng napakatinding battle, yun yung unang tatamaan. So dito pa lang mga sangkay, gets po natin na wala po talagang, walang planong matino itong Hamas. Kundi mapahamak po ang Palestinians. Okay? Alam nyo, marami pong mga Muslim ang kinukundi na po ang Hamas. Kahit mag-research po kayo mga sangkay, napakarami po mga matitinong Muslim na kumukundi na sa Hamas. Kasi, paano nila nakuha? Ito ha, itong nakakaano, yung mga kumakampi sa Hamas, paano nila nagagawang kumampi sa isang terror organization na mismo karamihan sa Palestinians inagsasalita na pinapahirapan po sila ng Hamas? Mga bata pa po, mga sangkay, sinasanay na. Grabe itong ginagawa ng Hamas. At alam nyo, maraming tulong ang ginagawa sa kanila ng maraming mga bansa. Pero anong ginagawa ng Hamas? Pinambibili ng mga gamit pandigma, pinapanggawa ng tunnel. Why? Matagal na po nila kasing pinagpaplanuhan ng Israel na mapabagsak. Kasi ang Israel lamang po ang kaisa-isang bansa. Little country in the Middle East. Kahit i-check nyo sa mapa mga sangkay, na pinag-iinitan ng mga nakapalibot na malalaking bansa sa Middle East. But remember mga sangkay, ang Israel, hindi mababasta-basta yan. Subok na ng panahon yan. Nagkanda, walaan na po yan sila. But right now, bumalik muli mga sangkay. At ngayon, hindi na po sila papayag na mangyari ulit ang naganap sa kanila kagaya nung panahon ni Hitler. So possible po talaga itong sinasabing pwedeng pumasok ang Hamas. Isunod na ng Hamas ang Europe. Bakit Europe? Kasi ang Europa mga sangkay, ito po ay pinag-iinitan ng Western countries. Pinag-iinitan po yan ng terror organizations. Gano'n na kayo, magbanggit na kayo ng mga terror group, ng mga sikat ng mga unang panahon mga sangkay o mga nakaraang mga taon sa Middle East. Ang Hamas po ang may pinaka matindi. Sipin nyo, nakuha nila mga sangkay yung mga estudyante. Nakuha po nila yung loob. Gaano katindi yan? Tapos yung Israel po yung pinapalabas nilang masama. Talagang tingin nyo mga sangkay, ano ba? Tingin nyo ba isusunod talaga yung Europe? Posible nga ba mangyari ang nangyari sa Israel sa Europe? Kung sakaling magwawagi ang Hamas, i-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys,
please subscribe my YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe. Click the bell and click call. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangke Janjan. Palagi nyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.